Good day, class. So this is Understanding Culture, Society, and Politics. And today, we will be discussing aspects of culture. Okay? So our objective for today is, one, identify aspects of culture. Number two is to demonstrate a holistic understanding of culture and society. Okay, so previously, our lesson was the culture and society as anthropological and sociological concepts. So in that particular lesson, we studied how complex culture and society are, how complicated, how encompassing culture is and society is. And we also discussed how these two are related and how these two go together. Okay, culture and society go together. Without each other, there will be no one would not exist. Okay. So what are the aspects of culture? We have at least six aspects of culture or characteristic of culture. Number one is culture is dynamic, flexible, and adaptive. Two, culture is shared, contested, and challenged. Three, culture is learned and acquired. Four, culture is patterned social interactions. Five, culture is transmitted through enculturation. And lastly, culture requires language and other forms of communication. So to discuss, okay, and to expound more, for you to understand this characteristic of culture, that is the lesson for module 3 or lesson 3, okay, of understanding culture, society, and politics. So culture is dynamic, it is flexible, and it is adaptive. So when we talk about culture is dynamic, culture has life and is ever-changing. Meaning to say na ang kultura ay buhay. O malalaman mong siya ay buhay kapag siya ay nagbabago, siya ay nagpapalit. Okay? So ang kultura ay nagbabago. Makikita natin yan sa iba't ibang paraan, kagaya ng kagaya ng teknolohiya, no? Sa komunikasyon. Okay? Noong una, sa panahon namin, sulat. So, via air mail, ihuhulog mo sa post office. Ngayon yata, wala na. So, nagbago. Sa pagbabago ng panahon, nagbago rin ang kultura ng pagsusulat o ng komunikasyon. Emails na ngayon, chat, okay, may Skype, ano ba? Meron ng chat room, emails, Facebook, and the other social media na ginagamit ninyo, okay, to communicate with others. Wala nang post office yata ngayon, no? Hindi na naguhulog. Well, madalang na lang yung naguhulog ng mga sulat. Okay, so it is ever changing, no? Culture changes depende yan, no? So two, culture changes depending on the physical, environmental situation and state. So sabi niya, culture is flexible. It is adjustable, and it bends, no? Ibig sabihin, nagbabago siya, depende rin sa pagbabago ng physical na kaanyuan ng kapaligiran at the current state of the society. Okay? Ibig sabihin, nagbabago o flexible ang kultura kapag depende, no, sa lugar, sa sitwasyon. Kapag nagbago ang physical na kaanyuan ng lugar, nagbabago rin siya. O nagbabago ang weather, nagbabago rin ang kultura. Nagbabago ang, halimbawa, ang lipunan. No? Pag nagbabago ang kaayusan ng lipunan, ang order ng lipunan, nagbabago rin ang kultura. Okay? Nag-reflex ang kultura, no? Nag-a-adjust siya. Okay? And then, culture is adaptive. Culture creates and recreates itself to remain relevant, no? Para magkaroon pa rin ng ugnayan, no? Sa dati, no? Nagbabago siya, nag-iiba siya,
Pero minsan bumabalik pa rin siya kung yung dati pa rin, no? Ganun pa rin siya, no? Para maging nakakapag-ugnay pa rin tayo sa iba, no? We, no? Culture is adapted. Ibig sabihin, umaangkop siya. Umaangkop siya sa kung ano ang sitwasyon. Okay? So kapag ka, ang sitwasyon ay magulo, pwedeng umangkop ang kultura, pero babalik din siya kapag ka bumalik ang dating kaayusan. Okay? And then, culture is shared, contested, and challenged. Okay? Now, culture, it can be called culture if it is practiced and recognized by a large number of people. Ang kultura, hindi naman yan pinapractice ng isang tao lang, no, o dalawang tao lang. Ang kultura, okay, ay nabubuo kapag ito ay pinapractice ng maraming tao. No, it is a shared culture. Okay? At kinikilala siya ng maraming tao. So nagiging isang pattern na siya ng kilos and what you expect from others and what others expect of you, no? Yan ang kultura. It is shared, no? Pinagsasaluhan o yan ay kinikilala ng lahat, no? Ang kultura, okay? Tapos despite the shared culture, no? Iisa ang kultura, no? It doesn't mean that it is all the way accepted. There are varying views about culture and how it should be practiced. Sabi niya, culture is contested. Kahit na meron tayong isang kultura na pinapractice, no? O nire-recognize, no? It is still contested kasi, no? May mga tao pa rin minsan hindi naniniwala sa kulturang iyon, no? Bunga siguro ng pag-aaral, ng siyensya, ng ibang, no, ng ibang acquired na knowledge ng tao, minsan lalo na sa paniniwala, no, minsan kina-question nila yung kultura, no. Minsan nag-iiba ang pananaw ng tao tungkol sa isang kulturang pinapractice natin kapag naka-acquire na siya ng ibang karunungan na nagsasabing hindi pala, no, hindi pala tama yung ibang kultura na ginagawa natin. Okay? Sabi niya, culture is challenged. So, culture, no, although shared, no, it is also challenged. It can be subjected to a debate and analysis as to its truthfulness. Yun na nga, no? Kapag, no, although it is shared, although ito ay iisa, nire-recognize, pinapractice, no? May mga tao pa rin o sektor ng lipunan kung saan, no? Gusto pa rin nilang patunayan kung ito ay tama o totoo na kailangang i-practice at i-recognize ng lipunan. Okay? And then, it may be challenged by changing times. O yan, no? Minsan, kaya na-challenge siya, kaya it is subject to debate or subject to analysis or to, you know, checking, no? Kasi minsan ang tagal-tagal ng pinapractice tapos biglang-bigla, ay, bakit kailangan baguhin na ito kasi parang obsolete na. Ano yung obsolete? Hindi na angkop sa panahon. Kasi nga, no, dahil sa changing times, sa pagbabago ng panahon, no, may modernisasyon, industrialisasyon, globalisasyon, may mga kulturang hindi na angkop. May mga dying cultures na tinatawag. Ano yung dying cultures? Parang yung susulat, di ba? Nawalan na, maraming nawalan ng trabaho dahil wala nang sumusulat, wala nang post office. Yung kartero, hindi nyo na siguro alam kung ano yung kartero o yung postman, yun yung pumupunta sa bahay-bahay at naghahatid ng sulat. Pero sa ngayon, wala na. So, parang namatay ang kulturang iyon, no? Or napalitan na, no? Okay? Yan yung mga challenges ng kultura o yung mga nagtatanong o kumikwestiyon sa mga kultura dahil sa pagbabago ng panahon, no, hatid ng bagong mga teknolohiya, no. Yan globalization, may mga kultura tayong nabago kagaya ng
o nadagdag, pwedeng nadagdag, no? Kagaya ng pagkain na nakuha natin sa ibang lugar, nakuha sa ibang bansa, sa ibang kultura, kasi dahil sa globalization o ang McDonald's, ang kultura ng McDonald's na, no, napunta siya dito sa atin, yung mga burgers, yung mga spaghetti, yung mga samji, no, yan ay mga kulturang bunga ng globalization. Okay, next, it is learned and acquired. So culture is learned and acquired. O, paano yan? Sabi niya, culture is not instinctive. It is not transmitted genetically. It is acquired by each person through the senses and from experience. Each individual must learn from himself. No one is born equipped with a particular language or knowledge of religious beliefs. Okay? So, culture daw is, culture is learned and acquired. Meaning to say, we are not born with culture. Well, ang tao pinanganak na wala sa physical na endowment, no? O genes ang kultura. Wala sa katawan niya ang kultura na sa physical na composition, no? Hindi siya namamana, hindi siya genetically transmitted. Okay? Paano siya? Ito ay natututunan. It is learned and acquired. Ibig sabihin na kukuha, natututunan, nasasagap, sabi niya. Sa papanong paraan, it is acquired by person to, una, sa experience. Pangalawa, no, sa pagtuturo ng iba. Okay? Pangatlo, sa impluensya ng iba. Okay? Maaring pagtuturo ng pamilya. Okay? Ng mga tao sa iyong kapaligiran, mga kamag-anak, no, sa komunidad, sa mass media. Okay? So lahat ng mga ito ay nagko-contribute para matutunan ng isang tao ang kultura. So ipinanganak ka, wala kang kultura. Paano yan? Natututunan mo yan sa araw-araw na iyong paglaki sa tulong ng iyong mga pamilya, kamag-anak, komunidad, no, yung mga napapanood mo, mass media, no? At iba pa. Okay? So yun. Next, it is a patterned social interaction. So ano yung patterned social interaction? What is social interaction? Social interaction is a, you know, a mutual influence, no, of two people or more people with each other. So pag sinabing social interaction, yan ay mutual na influence. Impluwensya ng dalawang tao o maraming tao sa isa't isa. Okay? So, sabi niya, culture operates or works in a way that it dictates and defines human behavior. Okay? So, kagaya ng sinasabi natin, no, ang kultura, somehow, ang nagtuturo sa atin kung paano kumilos ng naaangkop sa lipunan. Ang kultura ay bunga ng mga interaksyon ng tao sa lipunan. At dahil sa interaksyon na ito, nagkakaroon sila ng isang pattern ng behavior kung saan ito ay katanggap-tanggap sa bawat isa. At kapag ito ay katanggap-tanggap, ito ang iyong dapat gawin. Ang kilos na ito ang dapat kung ito ay katanggap-tanggap. Okay? Kung hindi, may ibang ibig sabihin, no? Yung mga taong nagdi-deviate or sumasalungat or lumalabag sa mga batas. Okay? Now, although patterned and repetitive, we can always choose to follow or disobey parts of our culture. So although pattern, o kahit na iyan ay mga kilos na ginawa o itinakda ng kultura o ng lipunan, kahit ito ay araw-araw na ginagawa at ito ay katanggap-tanggap sa lahat, nasa tao pa rin kung ikaw ay susunod o hindi susunod sa kultura. Okay? You always have the choice, no? Although there are laws, there are no norms in
norms in culture, no, a person can always choose, no, to follow or disobey. Yun nga lang, may mga sanction. Now, culture is transmitted through enculturation. So sabi niya, ang kultura ay naililipat, naipapasa. Okay, kanino? Okay. So culture is transmitted to and among members of a social group. It is usually passed to the younger generation or new members of the society. Okay, kagaya ng sinabi ko, it is learned. Okay, natututunan siya, na-acquire siya. Paano? Sa pagtuturo ng pamilya, ng mga kamag-anak, ng komunidad, sa mga impluensya ng iba't ibang media, ng social media. Okay, now it is transmitted. Ibig sabihin, ito ay naipapasa. Kanino? Sa pamilya, sa kanyang mga anak. Ang nanay at tatay sa kanyang mga anak. Okay? Sa ibang miyembro ng mga sa mga bagong miyembro ng lipunan. Okay? Yan. Halimbawa, may mga nag-migrate. Halimbawa, nagpunta kayo ng Korea, nagpunta kayo ng Amerika. So kailangan mag-adapt kayo sa kultura, itina-transmit yung kultura sa inyo, natututunan niyo siya sa pamamagitan ng pakikihalubilo doon sa mga tao doon. Okay? So naipapasa iyan, no? Okay? Sa mga bagong miyembro, okay? Sa mga batang henerasyon. Siyempre, yung mga bagong panganak, yung mga well, hindi pa alam kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin, no? Yan ay naipapasa. Okay? It can be passed from one individual to another or from one society to another. So mula sa isang tao patungo sa isang tao or isang lipunan sa isang lipunan. So it can be passed, no? Culture can be passed from one individual or from a group of people or from society to society, no? Okay? So na-acquire natin yung iba, na-transmit sa atin yung kultura ng iba. Okay? Now, lastly, sabi niya, culture requires language and other forms of communication. Bakit? Bakit kailangan ng language or symbols and other forms of communication? Dahil, to learn and transmit culture, we need language as medium to communicate with others. Okay? Yan ang pinakamabisang paraan. No? Ang lengguwahe, ang pinakamabisang paraan para maituro natin ang kultura sa iba. Halimbawa, kung pamilya yan, sa mga anak, no, sa komunidad, sa mass media, no? Okay? Halimbawa, ang lengguwahe. Ang lengguwahe mismo, language, no? Yan ay tinuturo ng magulang sa kanilang mga anak. Okay? Ang relihiyon, okay? Tinuturo ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. Okay? Symbols. Pag sinabi nating language, hindi lang naman yan yung written and oral symbols, no? Yung written language or oral language. Marami pang ibang kinokonote kapag language. Merong sign language, no? Merong symbols, merong facial expression, no? Body language, okay? So lahat ng yan ay mga paraan, no? Para maituro natin ang lengguwahe, no? Para maitransmit, para maipasa, okay? Para, no? Para sa mga bagong henerasyon, para matutunan nila at makalakihan nila ang kultura, kailangan natin ng iba't ibang klaseng pamamaraan, no? Ng komunikasyon, katulong ang language or through language. Okay? So that's it. If you have questions, you can always ask me. Our GC is always open for questions. Okay, na? Okay. So that's it for today. Good day.